Good day, mga motoreros! Welcome to another episode of Moto Vlogging. This episode is we're going to talk about the teaser video that I posted on my YouTube channel. So don't forget to watch it, mga motoreros. So, ang tinalaan natin doon is sa teaser video na yun, yung Domelvai, yung expressway legal bike. So, sasagutin natin yung panindihin mga kamotorero ngayon, ano, para maliwalagan yung mga viewers natin o yung mga future owners na gusto mag-own ng Dominar, no? So, tatanong, sasagutin natin yung tanong na expressway legal na ba si Dominar? Ano ba talaga, ano ba ang nakalagay sa ORCR niya? Paano ba naging 400 paano ba nakapasok yung mga Dominar owners sa expressway, ba't yung iba hindi, mga ganong tanong mga kamotorero, ano? So una muna natin sasagutin mo talaga kamotorero is kung ang Dominar ba ay expressway legal bike. So sagot dyan, ito ang sagot ko dyan kamotorero, no, based on my experience, no, based na rin kasi I'm also a, di ba, as you can see in my video, I'm a Dominar owner, no. So sasagutin natin yan ng walang halong walang halong bias mga kamotorero. To be clear sa ating mga viewers at sa mga future na magiging owner ng Dominar, mga kamotorero. Oh yeah. Okay. The $1 million question, is it Dominar and expressway legal bike? The answer dyan mga kamotorero is oo at hindi. Oo at hindi mga kamotorero. Dalawa. So ba't ko nasabi oo at hindi? Simple lang kamotorero. Oo, kapag ang certificate of registration mo is indicated doon, nakalagay dun sa gitna sa may piston displacement niya is 400cc. 400 na nakalagay doon kamotorero. So, automatic yun. No question kayo doon mga kamotorero. You are allowed to enter the Philippine expressways. Kahit saan ka pumasok, may expressway, allowed na allowed ka mga kamotorero. No question about it. So sagot ko na yung unang tanong ko kamotorero. Pangalawa, ba't ko nasabing hindi mga kamotorero? Hindi siya pwede kamotorero, of course. Kung yung certificate of registration mo as I've said earlier, no, is nakalagay naman na naman doon is 373, then sorry to say hindi ka pwede talagang pumasok ng expressway, no, mga kamotorero. Yan. So oo, pag 400 ka na, hindi, pag 373 ka. So ganun lang yun, guys. Simple logic lang, no. Sagot sa thinking sa walang patapusang tanong. Actually kasi yung tanong na yan nagiging redundant na yun sa ano, kasi kumbaga nagiging sakit na yung tanong na yun, napaulit-ulit na lang sa Dominar pages, eh, no. So para to sa mga nagtatanong na kailangan ng sagot, kailangan ng maliwanagan. So eto pa, papahabol akong information ng mga ano, no, mga na kamotorero dun sa aking experience, no. Okay, ito. Kung napapansin nyo, marami ng Dominar expressways na nagtatapos na version B expressway for everyday. So may nakikita kang mga expressway, mga Dominar, no, sa expressway. Even myself, I've been traversing the expressways, no, many times.
Karapat niya, no, may wives kami ng tropa. O, shoutout sa mga tropa ko, ang DORC. Shoutout, guys. Alves, Corides, Steven Racho, Miguel Majol, at ay, Winso, Padilla. Mga tropang DORC yan, guys. So, yun. We are traversing the expressway. But, kasi, yung mga papers namin is already 400 na, guys, no? 400 years ang dominar namin, ang certificate of registration ng dominar namin is 400cc na. So, wala kami kakabakabang umasok ng expressway, no? To be fair enough sa mga viewers natin yan, no? Then, paano ba naging, ano, paano naging 400cc yung dominar namin? So, kasi, di ba, we have to tell you, pagkalabas pa lang ng ORCR nyo, kaya nabili nyo ng Dominar sa iba-ibang kahit anumang dealer na yan, pinanggalin nyo ng Dominar nyo. So guys, yung bibili pa lang kayo, babala kayo bibili ng Dominar, no, sa dealer ng Kawasaki. So, automatic lang guys, pagkalabas ng ORCR nyo, naka-indicate doon sa certificate of registration nyo, is 373. Yes, no? Hindi siya 400. Hindi talaga siya 400, guys. So, para maging 400 yun, guys, we need to go through this process, no? Para maging expressway legal ka na, we need to go through this process that tinatawag na RSU. RSU, guys. So, RSU means stand for Request for System Update. So, what's na? So, what you need to comply is, kailangan mo guys i-comply lahat ng mga corresponding needed na documents para ma-process yung papers mo. Also guys, just contact, you need to contact or you need to call to Kawasaki Marketing Department at di Kawasaki plant, guys. For sure, tutulungan naman nila kayo na ma-process yung request mo for system update. So, they will help you siguro all throughout the process para maging updated na yung papers nyo, guys. So, yun guys, just call the Kawasaki plant and prepare the corresponding documents needed para ma-process yung papers nyo. Guys, so guys, sana naiwanagan kayo doon sa aking paliwanag tungkol sa expressway legality ni Dominar. So, sa mga nagbabalak na bumili ng Dominar, ayun, please watch this video of mine na andun na yung paliwanag ko doon sa tungkol doon sa expressway legality ng Dominar. So guys, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for you to be updated on my upcoming videos pa na ipopost guys. So guys, maraming salamat. So, ciao!